Ahay, kamusta ang mga Repapits? Magandang yaman sa inyong lahat at sa video na to magpapakita ako ng some kind of demonstration kung ano nilalaman netong aking software o dashboard na aking develop na kung saan ilan sa mga indicator o charting system na ginagamit dito, yung isa sa pinaka-latest na in-adapt ko, yung positive and negative percentage ratio. Okay, gawin natin. Maglagay tayo ng historical data dito mula sa online. At lagay natin dito. Makikita ngayon natin dito, ito yung the whole MA20 na historical data. Sinasabi na agad dito, yan, yung mga kulay red and kulay green na numbers. At yung mga nag-gain at natalong na mga panahon. Versus na makikita ngayon natin dito na andito yung volume, value, VWAP, percentage ratio. At syempre, yung other things na mga nakasulat dito na mga ilang indicator ko. Bukod pa doon ay makikita rin natin dito yung mismong market status. O SLC, change, percent change. Tapos yung 52 weeks high, 52 weeks low, average, percentage from 52 weeks high. At nakikita natin dito yung daily forecast o yung daily detection, prediction, projection. Makikita natin dito kung bullish or bearish. Ito na yung mga threshold na pwedeng tamaan sa pag-akyat o pagbagsak. At the same time, automatic, nakikilala mo na agad automatic sa dashboard ko yung SMA, WMA, EMA o attitude, character, image ng kung anong klase stock. Simple moving average, weighted moving average, exponential moving average. Habang meron din akong indicator dito kung magkano ang average sa loob ng MA20, which is 217.95. Okay? So that's sumatotal 220 ang average sa loob ng MA20. Ngayon, meron din tayo dito na YX parameter na kung saan ay ito yung indicator ko na kung sakaling babagsak o tataas, mga gitong klaseng threshold lang ang pwede niyang akyatan at bagsakan. At the same time, makikita ngayon natin dito yung assumption expectation sa tuwing may negative value na nangyari. Kunyari, example na lang. Ito, may negative dito 5 cents. So, ikakalculate niya dito kung magkano yung bounce back o whatever. At the same time, pinapakita rin dito kung sakaling babase tayo sa price frequency, kagaya nito, kung babase tayo sa price frequency, ganyan. Ito yung mga tatamaang presyo. Sa pagtaas at pagbagsak, kulay red, bearish, kulay green, ay bullish signal. At the same time, sinasabi na rin agad sa akin, ano yung pinaka-highest amount na tinamaan ng kung anong klaseng stock, katulad nito, SPNIC. Sinasabi na agad kung magkano yung highest na tinamaan at magkano yung pinaka-most recent record na appreciation or depreciation value. Kaya meron tayong record dito, MA20 depreciation value, 29 cents. MA7 depreciation value is 19 cents. At kung sakaling mag-iisip tayo ng reversal, ito yung mga kulay red yung reversal. At kung mag-iisip tayo ng bounce back, ito mga kulay green na presyo ang ating isipin. At the same time, meron tayong demand and supply na indicator dito ng OSLC, value, volume, range, and VWAP, and everything. Ngayon, bukod pa dyan, meron din akong ibang calculation na nakasulat dito. Kung tutusin, yung mga nakakalculate dito ay naandito lang din sa gilid. Ang wala lang dito sa gilid, yung recordan ng support and resistance. Tapos itong MA5 na loop o MA5 na formulation dito. At saka yung, eto nga, yung mga ibang information katulad ng MA20 na moving averages. Bukod sa meron akong VWAP, moving average o average sa loob ng MA20. So, yun yan. Ngayon, ang totally pinagbabasihan ko o dapat yung pagbasihan din, dahil na dapat kinakailangan may formal training kayo, itong the whole MA20 na historical data. Mapapansin nyo kung anong klaseng indicator dito at malamang nagbabaliw kayo bakit panay numero ito. Lalo na dito, panay numero. Tapos ito, may automatic nagsasalita kung appreciation o depreciation ang ginagawa o nag-break even ang ginagawa ng anong klaseng stock. Katulad nito, break even dito. Ayan, break even. Katulad nito, bagsak dito, depreciation. Kinabukasan, appreciate, nag-get your idea. Ngayon, meron din measurement ito. Halimbawa, ang penny stock o chip stock, so blue chips forever, kung ilang decimal point places ang kinakalang gabiti, which is nandito na 1 decimal point, 2 decimal point, and 4 decimal point. Ito, ginagamit ito. Halimbawa, nag-trade ka ng penny stocks. Na kung saan, pinatrade mo lang dapat ng few minutes up to 1 hour max para manalo sa mga penny stocks. Ngayon, makikita ngayon natin dito. Lagyan natin yung chart.
At ito yung ating OHLC. Ito yung OHLC, nakagaya lang din ang mga information na nakikita natin dito sa historical data. Ito yung OHLC. Okay. So ngayon, kung tutusin sa traditional chart, makikita niyo naman itong OHLC is either by candlestick man or by line chart. O katulad nito nakikita nyo, line chart o area chart, mga ganun. So ito yung OHLC. Makikita ko agad dito kung ano nga ba nagiging potential na trend o momentum na kung anong klaseng stocks. Pwede kong i-highlight ano nga ba nagiging trend. Okay, ano nga ba nagiging trend na ito? Pwede kong i-highlight yan kung ano yung trend, kunin nating area at ano nga sinasabi. Uptrend dito, downtrend dito, uptrend dito, downtrend dito, uptrend dito, downtrend, tapos downtrend uli. Yung momentum pabagsak. Higher high, lower high, lower high, much lower high, much lower high. Kung isipin natin kung much lower high yan, edi ibig sabihin, less supply, magiging demand, tataas ang value. Pero as of now, ito ay naka-indicate sa close na value. Sa close na value, naka-indicate o nakabase yung area chart na yan. At yung the rest, yung kulay green ay high, yung kulay red ay low, at yung kulay blue, yung open, at yung pinaka-close sa araw-araw nagkasara ng stock market, katulad nito, 205, ito yun, yung kulay, purple na kulay. Pero usually, pwede kong gawin natin ng ano lang yan, by column. Pero pinaka-the best talaga dito na makita, yung by area. Ito naman yung by points naman, para makikita mo kung ano yung momentum. Pero usually, dito madali makita yung momentum o yung trend. Potential momentum o potential na trend. Pero usually, dito pa lang, okay na. Pwede mo naman makita sa pamagitan na ito yung higher high, lower high, much lower high, at much weakest lower high. Higher low, lower low, higher low. Na-guess yung idea. Ngayon, bukod pa dyan, pwede tayong tumingin sa candlestick. Okay, pwede tayong tumingin sa candlestick, which is ito yung candlestick. At meron tayong moving average na indicator dito o VWAP, whatever. Pero gawin natin, patayin natin yan kasi gusto natin makita yung the whole information na itong candlestick, which is pang ilang panahon naka-record dito. Yeah, makikita natin pang ilang panahon na naka-record dito na kung saan around ME35. Okay, so gagawin ngayon natin. Dito, pwede natin i-zoom in, zoom out ito para ma-enlarge o maximize natin yung candlestick at para malaman mo kung ano yung falling wedges and rising wedges. Example, ito yung falling wedges, edi bumagsak. Ito yung rising wedges, edi umakyat. Tapos, meron na namang rising wedges na sinyalis dito. Sa tuwing nagpupuli signal, nagkukulay puti. Sa tuwing nagbe-bearish signal, paano? Pag mataas yung position. Ito mababang position, bullish signal pa. Ito mataas na position, bearish signal pa. Mababang position, rising wedges pa na sinyal, pak, umakyat. Falling wedges na naman, pak, bumagsak. Rising wedges na naman, dito sa Monday ng February 21, 2022. Bakit bullish signal ito at rising wedges? Simple lang. Ito yung MA20, ito yung MA19, ito yung MA18. Lahat yan considered trade range sideways. Tapos habang nagtitrade range sideways pa yan, ang bababa ng volume. MA18, MA19, MA20. O, para mas mag-guess mo ng gusto kung ano isura niyan. Ayan. O kung gusto mo pa, lagyan na natin ng label. Ayan. Pinakamataas na volume, 453 million. Pinakamababang volume, pa forward, 96 million. Na-guess nyo? Pinakamababa ako tutusin, itong 51 million. Pinakamataas, 453 million. Yung past transaction na mataas, nasa around 400 something lang. Hindi pa nakakabot ng 410, 420. Ito yung pinaka-high, 453. Yung pinaka-past transaction na pinaka-lowest, 97 versus dito, 96 versus dito, 50 na lang. Tapos ito, 75. Sana naman kaya patungo ito? Kapag tumataas yung presyo, tumataas yung volume. Pag bumabagsak yung presyo, bumabagsak yung volume. Pag bagsak yung volume, aakit yung presyo. Pag tumaas yung presyo, mataas yung volume. Babagsak yung presyo kapag mataas dito.
babagsak ang presyo kapag mataas dito. Na-guess nyo idea. Ngayon, pwede natin isipin gaya ng may itsura. Pwede ganyan. Ano yung pinaka-highest? Ito. Ano yung secondary highest? Ito. Ano yung pangatlong highest? Ito. Ano yung pang-apat na highest? Ito. Ano naman yung pangunang na low? Panguna na low. Ito. Pangalawang low. Ito. Pangatlong low. Ito. Yung MA20. Less supply. Magiging demand. Tatas ng value. Blah, 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 blah. Na-guess nyo? So ngayon, gawin natin. Isa sa mga way na pwede mo maisip to sa saglitan na diskarte lang by column chart. Alam mo na agad pinaka-highest ito, secondary ito, at yung pangatlo, itong mga maliliit na to. At yung pang-apat, yung mga super liit. Yan. Alam mo na agad kung saan sumisiklab, saan kasasabit, at saan ka bibitaw. Kumbaga, simplified na charting system, which is malayo sa usual na charting system na maraming tao. Bukod pa ngayon doon, ano pa iisipin natin? Meron tayo ditong special na indicator which is yung percentage chart o percentage ratio na measurement. May makikita ngayon tayo dito, meron tayong positive dito na percentage at meron tayong negative percentage. Makikita ngayon natin, ito yung appreciation percentage. Appreciation percentage o measurement ng appreciation value sa tuwing nagsasarado ang stock market sa araw-araw. Appreciation value o appreciation percentage ang ibig sabihin nitong kulay green na escalator. Nag-appreciate, nag-depreciate, nag-bounce back, nag-depreciate, nag-bounce back, nag-depreciate, nag-bounce ng konti, nag-depreciate. Higher high, lower high, lower high, much lower high. Higher low, lower low, higher low, lower low. Yung lower low natin na andito sa 86. Habang ang current position natin dito sa 205, 87.61 versus sa 86.32. Appreciation percentage. Yun nga lang. Malamang, hindi mo nagigets yung ibig sabihin nitong pinaliliwanag o pinaloload mo ngayon. The more na hindi mo alam yan, dun babagsak na idea na keso, kinakailangan mo magkaroon ng formal training para mas mag-guess mo ang mga bagay-bagay katulad ng nakikita at nababasa mo Alex Onse Online Masterclass or sa ibang Ponchipilatong Guru na trip mo, mas feel mo, na mas madali mo mag-guess. Pwede magpunta ka ron. Yun nga lang eh, kung kaya nilang lagpasan ang kagapuhan at kaseksiyan ko. Na-guess yung idea. So ngayon, dito naman sa ibandang ipaba, ito yung negative percentage. Depreciation value or depreciation percentage. The more na bumabagsak, the more na magpiesta ka. I mean, the more na matakot ka. The more na umaakyat, magpiesta ka. Bumagsak, magpiesta ka, matakot ka. Pag umakyat, magpiesta ka. Pag bumagsak, na-guess your idea. So, makikita ngayon natin dito sa pamagitan ng aking dashboard. Sinasabi na agad, kapag nag-appreciate yung presyo, bumabagsak yung porsyento rito. Pag bumagsak na yung porsyento, tulad nito, bumabagsak yung porsyento, pag mataas yung porsyento, umaakyat. Mataas yung porsyento, umaakyat. Mataas yung appreciation, pag mataas yan, ano nangyari? Bumabagsak yung percentage. Ito, ginagamit ito measurement ng appreciation versus depreciation. Ano sumatotal na average gain and average loss? Magkano ang kanyang total gain and total loss, average gain and loss, looking at the oscillator or by percentage levels ng appreciation versus sa depreciation. Which is, alam mo nga, appreciation ay kulay verde, depreciation ay kulay red. Parang awa sa sarili, mag-value nang tayo sa pakanto na ito. Alright, so ngayon, habang makikita ngayon natin, sa tuwing tumataas yan,
o bumabagsak, ito nagiging record ng volume. Habang bumagsak naman yan, ito nagiging record ng negative percentage. Kailan nga ba tumataas ang presyo? Sa tuwing mababa volume o sa tuwing tumataas ang volume? Sa tuwing tumataas ang volume, sasabit ka. Sa tuwing bumabagsak yung volume, bibitaw ka. Eh kaso mababa dito, tapos mababa dito, mataas ito, mababa dito, bumagsak ng gusto. Naigas yung idea. So ang gandang ano, ang gandang indicator ito na kung saan wala pa, parang wala yata ako napansin sa traditional chart na may gitong klaseng ano. Kung meron man ako nakitang gitong klaseng oscillator o indicator ay parang katulad ng ATR, average true range, o kaya yung RAC, yung ROC, ratio of ratio of change, mga ganon. Which is parang sinasabi lang dito, ano yung tunay na trend o momentum sa tuwing nakakita ka ng such percentage, the appreciation percentage and depreciation percentage. Ang gandang bagay nito. Ngayon, kung titignan natin yung pinaka-snapshot, getting the whole information ng SPNEC as of February 18, 2022. Pero kung tutusin ang panahon natin ngayon ay February 20 na tayo ngayon. Okay. So ito yung the whole snapshot kung tutusin ng ano, kung ano dating. Malit yung volume, malit yung value. Tapos yung momentum ng high pabagsak. Momentum ng low, trend rin sideways lang. Momentum ng price frequency. Ano momentum? Pabagsak. Wala nang ginawa ito from the past 3 days kundi SMA lang. Yung mga matataas yung peak position ay EMA yan. Yung mga mababang position, ito yung SMA. Mataas na position, EMA. Yung bandang kalahati niyan, WMA. Ngayon, paano nga ba? Paano ba minamaximize ito para manalo in everything, blah, blah, blah. Sa pamagitan nga ng pag-analyze na itong percentage ratio na ito, na measurement, appreciation, depreciation ng volume, tapos ng mismong OHLC, and then tapos ng OHLC na yan, yung, yun nga, pwede kang bumasa sa candlestick. Kasi may kita ngayon natin dito, meron tayong candlestick, meron tayong oscillator dito na ano, na OHLC at volume. Or pwede natin isipin, imbis na OHLC, ang isipin natin dito, ito, yung VWAP. Volume Weighted Average Price. Yan, yung VWAP. Pwede pagbasi. Okay, pwede tayong bumasi ng high close. Okay, high versus close. O kaya, high low versus range. Yan o, high low tapos may range sa ilalim. Pwede ganon. Pwede tayong bumasa kasi pwede tayong bumasa sa kahit saan dyan sa may ano, sa OHLC. O pwede tayong bumasa sa open and close kung ano nagiging sumutotal na itsura. Pwede tayong bumasa lang sa may ano, sa may close lang. O pwede tayong bumasa sa low o sa high. May kita natin yung close, trade and sideways lang kung tutusin yan. Pati itong, lalo na itong low, trade and sideways lang yan. Tapos yung high, parang lumalabas dito, downward yung momentum ng high. Kung titignan natin yung high and low, pataas, pabagsak, pataas, pabagsak. Ito yung mga high and low, which is yung kulay green tsaka yung kulay purple. Tapos yung mismong kulay blue na oscillator, ito yung moving average. Ngayon, pwede tayong tumingin ng, ano ba to? Ulitin natin. Pwede tayong tumingin ng ganito. Yung VWAP, pinaka-the best na i-view dito. VWAP bukod sa OHLC. Yung VWAP, pinaka-magandang tingnan. Ngayon, gusto natin tignan ng very fancy kuno na style to. Very fancy na style. Pwede natin tingnan dito. Yan, some kind of fancy na pagtingin. Which is nakakabaliw. Ang daming kulay. O pwede tayong tumingin dito. Ganito lang. Yan. Pwede tayong tumingin ganyan. At ito yung high and low. Diba? Yan, pwede natin i-match yan. Mix and match. Ito yung high and low. Yung red and yung green and purple. Tapos ito naman yung mismong ano, yung
moving average yung ano, moving average yan yung mismong area chart. Yan dito tayo, yan, pwede tayong wag ganyan. Parang masyadong too much yung kulay violet, pero pwede na rin. Pero pinaka the best na pagpas yan, OSLC at ng BWAP. Yan, yan ang pinakamagandang setup dito. Yan ang magandang setup. BWAP, volume, at candlestick. Yan lang charting system na yan. Okay na. Pwedeng getong BWAP, getong volume, tapos BWAP, tapos candlestick. Or pwede natin isipin yung volume natin ay pag ganito. Pag ganyan. Or pag ganito. Pero pinaka the best, mas madali makita sa ganito. Yeah. Ngayon, pwede mong baguhin ito. Pwede mo ilagay dito yung ibang ano, percentage, which is ito yun. Which is, di ko pa nagagawa na dapat nandito yung percentage, tapos nandito yung candles, okay, nandito yung candles, nandito yung percentage, at nandito sana yung mismong volume. Pwedeng ganun, di ko pa nare-recate. So, napakaganda. Napakaganda yung itong klaseng software. Ang kaganda pa nito, pretty soon, eh nga, malamang for public, yung public version nito, makakuha kayo ng gayetong klaseng software na may daily forecast nga. Kumbaga, may early detection, prediction, projection. May daily forecast na kung bearish or bullish at mga tatamaan. At ito yung mga assumption, expectation. Kung sa SMA, WMA, EMA yung tatamaan. Ito na. Malalaman mo na agad kung saan patungo ang presyo ng kung anong klaseng stock. Sa pamagitan ng may daily detection, prediction o daily forecast ka ng mag-isa araw-araw. At the same time, meron ka pang charting tool na simplified, na madaling maintindihan, maunawaan. Madaling mo makikita yung the whole information ng kung anong klaseng stock sa pamamagitan nito. Kasi katulad ng ginawa natin kanina, in-import, extract, calculate, tapos chart, eto na. Nakikita na natin the whole information ng kung anong klaseng stock na ating dinedetect, predict, project dito. At kung tutusin, kahit di ka na mag-detect, predict, project, kasi nga, nandito na yung mga projection na mga presyong akyatan at babagsakan. Pero at the same time nga, yun nga, meron ka ng daily stock forecast na makukuha dito, detection, prediction, projection. Meron ka pang tools para ma-enhance, improve ang iyong trading, pag-scout, at pag-analyze the early detection, prediction, projection sa pamagitan ng the whole information o function nitong aking software. Pero usually geto yan. Yung nakikita mo ngayon na aking ginagamit ay ito yung pro version, pang personal kong use. Pero yung pang public, i-release ko later on, which is a monthly subscription. Yung pang public, geto yung itsura. Naku, saan, maglalagay rin ako ng other indicator and everything. Teka, parang mali yata ito na open ko. Ito yung demo na pinade-demo ko saan eh. Teka, mali ito. Okay, open natin dito yung isa. So geto yung itsura nung ano. Yung ta parang di pa rin yata to. Ito pa rin to eh, pro version pa rin to eh, yung ino-open ko eh. Hindi ito yung public version. Teka, parang nabura ko na yata yung pang public version. Pero usually get it sure yung pang public na version. Parang parehas lang din ng professional na version. Pero geto lang yan, i-import ka. Okay, mag-i-import ka dito. Ano ba nun to? Mag-i-import ka ng information mo niya ganyan. At mag-extract ka at eto na, makikita mo na information. Tapos eto, parang katulad lang din pinapakita ko kanina. Tapos yeah, pwede ka mag-draw and everything, blah blah. Tapos eto yung percentage pang 52 weeks high o yung ano, yung percentage ratio. Katutusin, halos parehas lang ng aking professional version na personal kong ginagamit. Diba? Halos parehas lang. Nagkataon nga lang ito, wala pang candlestick ito. Kumbaga, hindi included yung candlestick dito. Kasi itong candlestick na to, nakabase yan dito sa aking SQL server. Diba? Ayan o. Andito SQL. Manually ka mag-import ng information dito, tapos marirecord, masasave sa server. Eh, hindi naman lahat ng tao marunong marunong sa may server o SQL na server. Ito, pang professional, expert level lang yung itong klaseng diskarte. This is the way, kay may candlestick man o wala, maganda pa rin yung aking dashboard kasi simplified na charting tools o charting system. At the same time, ang hinahabol nga dito is a monthly subscription. May daily projection, detection, prediction, projection dito. At the same time, lagi mo nang
makikilala kahit anong klaseng i-stock ang in-import mo dito, alam mo na agad. Katulad nga yung pinapakita ko dito na demonstration ngayon. Nagkataon itong nakikita yung gamit ko ay professional na version. Okay, kumbaga elite version. Hindi pa nga ako tapos dito, marami pa akong gagawin dito. Katulad na yung pinakita ko na kanina ay pinaglaruan ko to na keso nagpe-play ng ano, nagpe-play yung chart, gumagalaw yung chart, parang ganoon. So ngayon, kinakailangan talaga magkaroon kayo ng formal training para mas mag-gets nyo yung idea. At nagkataon sa aking online masterclass, nagtuturo ako ng kung ano ng klaseng bagay ng literal, lalo-lalo na mas lalo mong maiintindihan unawaan ano ibig sabihin ng mga pinagsasabi ko rito at ano mismo use, purpose, benefits ng getong klaseng charting system o dashboard na kung saan super layo sa traditional yung naiintindihan, naunawaan o pinakakamatay-matay o nalasa yung isip nyo sa kakagamit ng traditional chart. You see the way, mapapansin nyo ngayon, ilang panahon na ako na keso, ba't parang hindi nyo na yata nakikita ang gumagamit pa ako ng Investagram o ng traditional chart na ginagamit ng maraming tao. Simple lang, kasi itong aking software na to na aking develop is more than good enough to detect, predict, project, analyze, backtesting ng kung anong klaseng stock. Na-guess nyo. At the same time, may mga calculated na automatic na kung bearish or bullish, kung uptrend o downtrend, ito yung mga tatamaan mga presyo. Kung magre-reversal, ito yung mga tatamaan presyo. Hindi lalo na dito sa aking professional version nga nito. Ang daming computation, ang daming pwedeng pagbasihan katulad na lang nito. Which is dito, ina-expect natin dito bounce back since ang laki ng depreciation value MA20 man o MA7, ang lalaki ng depreciation na value. So more on bounce back ang iisipin natin sa SPNEC since malaking depreciation. Yun nga lang, ilang panahon na natin hinihintay na sana mawasak o wag mawasak ang 2 peso per share na support. Sa nakikita ko, lumalabas na ito ay matigas pa rin talaga yung support. Hindi na nga siya makarating ng 199 pabagsak. Pero usually, ghetto thinking natin. Dapat ghetto lang thinking ninyo. Pinaka ating common na support ay 2 pesos. At ating pinaka common na resistance ano? Pinaka common na resistance sa pag-akyat ay 230. Secondary ay yung 250. At yung pangdulo papuntang all the way sa 3 peso. Pero more on kasi ano eh, nagre-retest lagi ito ng support. So iisipin natin saan patungo. It's either way, nagre-retest ng 2 peso ito or below 2 peso. Walang ibang magiging kalakaran kung na-hit yung 2 peso. Lalo na kung less than 2 peso na-hit. Walang magiging kalakaran yan kundi from 2 peso to 230. Kasi ang average right now ng SPNEC ay considered nasa magkano yan, no? 217.95. That's considered 220 average sa loob ng MA20 ng SPNEC. Na-guess nyo? So ngayon, dito meron akong MA5 na loop dito na nagsasabi sa akin kung bearish or bullish, kung upward o downward na nga ba ang potential na momentum na dahil sa panay numero na ikita o binabasa ko. Tapos ikaw, ang na-guess mo lang, yung makakita ko nun ng chart. Lalo-lalo na yung makakita ka kuno ng candlestick. Doon mo lang naiintindihan ng mga bagay-bagay. Pero usually, most of the time, panay pa-chumps pa rin yung kitaan. Panay hula-hula pa rin ang dating para manalo kuno sa pagiging stock day trader, blah, blah, blah. Na-guess yung idea. So ngayon, dito sa aking software, pinadali yung process, pinasimplified lahat. Okay, pinasimple para mas madali yung workflow. At sa sobrang madali ng workflow, edi mas madali kung pumasok yung pera. Di ba? Na-guess yung idea. So ngayon, napakagandang ano nito, napakagandang charting system kasi unang-una, hindi lang basta kasi developed ni Alex Onse, kundi ito ay software mismo. Iba yung pakiramdam, yung feeling na keso software yung gamit mo sa pagde-detect, predict, project, o pag-analyze, backtesting ng kung anong klaseng stock na i-input mo rito. Na-guess yung idea. So yeah, napakaganda. Napakaganda na itong ano. At yun nga, kung sakaling gusto nyo matuto ng kung anong klaseng pasikot-sikot, ay naandito yon sa aking Alex Onse Online Masterclass. At ilan sa mga matututunan ninyo ay siyempre, Alex Onse 4 Easy Step.
Alex Sonse 8 o'clock technique, Alex Sonse IPO technicalities, Alex Sonse asa pa ka? Anong asa pa ka? Rapid short term stock investing, paano asa pa ka? Alex Sonse, systematic, strategic peso cost averaging na hindi para umabot ka pa ng 3 months para manalo ng whatever set of amount. Katulad ng mga higit pa sa 10,000 or something, pwede mangyari yon. Okay? Ngayon, Alex Sonse numbering technique, coloring technique, Alex Sonse price frequency. Tinuturo ko mismo sa aking online masterclass, paano nakukuha itong SMA-WMA? Ano ang solusyon sa pagkuha ng SMA-WMA o aka price frequency? Tinuturo mismo ito ng literal sa iyo by papel man, lalo na sa Excel, para mas madali process Excel. Okay, gamit ka rin ng calculator para mas malaman mo paano diskarte. Tapos ito nga, yung stock trading, scalping technicalities, appreciation, depreciation technicalities, average gain and loss technicalities, Alex Sonse na percentage ratio technicalities, technicalities ng MA oscillator, volume oscillator na technicalities, at yung VWAP technicalities, MA5 and MA20 technicalities, value and volume technicalities, market structure technicalities, 52 weeks high and low technicalities, percentage from 52 weeks high technicalities, moving average technicalities, manual and automatic, calculate mano-mano ng moving averages ng kahit anong klase stocks, historical data technicalities, na kung saan yung historical data technicalities is the same process na nakikita mo ngayon sa pinapakita ko ngayon dito at sinasabi ko. Yun yung ano, yung ilan sa mga historical data technicalities na kaysa journal, tawag sa ibang tao, whatever, mga ganun. Tapos yung buy up and sell down technicalities, cross technicalities. Tapos yung demand and supply na logic, psychology, technicalities, yung mga common sense. At yung assumption, expectation, threshold na technicalities. At syempre yung easy to understand and follow traditional charting system, traditional fundamental analysis, advanced in-depth technical analysis, finding the true direction, flow, momentum, trend, price action, blah blah blah. Tapos uptrend and downtrend technicalities, bullish and bearish technicalities, overbought and oversold technicalities, off hours order technicalities, pre-opening, which is yung matotal Alex Sonse 8 o'clock technique na technicalities. At katulad ng pre-opening o projected opening technicalities, running off hours technicalities, market depth technicalities. Paano market depth technicalities? Yung mga geto, market depth technicalities. Tapos ano pa? Napaisipin natin yung mga technicalities sa may GTC, ATO, by day na term sa pag-buy and sell. Tapos yung technicality, Alex Sonse protocol, less than 1 minute decision making, less than 10 seconds, action and execution. Tapos, siyempre, matutunan yung idea na yung most of my software o most of my learning material ay naka-embed sa COL na kung saan tinuturo paano minamaximize yung quote tab, trade prices tab, buy sell and monitor tab, lalo-lalo na yung COL technical guide. Ano ang use, purpose, benefits at yung tamang way para ma-take advantage mo yung the full potential ng COL technical guide. Is either on time o may delay o naglalag ang COL, is either way, dapat makabisado mo. Katulad yung tinuturo ko dito sa aking online masterclass, yung quote tab, trade tab, trade prices tab, and buy and sell monitor tab. Bukod pa dyan, meron tayong Teams on technicalities sa quote tab, volume review, which is trade prices tab, buy sell and monitor tab, tapos time and sell stamp tape, at yung technicalities na may sell down, buy up, cross, and VWAP. Tapos ano pa? Ano pa iisipin natin? Meron din tayong first meter sec na quote tab, trade prices tab, buy sell and monitor tab, bearish and bullish meter, na kung saan usually ito yung nakikita nyo, bearish and bullish meter, ito sa mga Investagram na for free nakukuha sa First Metrosec na broker. At syempre, ano ba makukuha natin sa Alex Sonse Masterclass? Una, 1 year access sa aking advanced in-depth tutorial videos, live man or recorded, sa aking online masterclass through Facebook. Tapos Alex Sonse Interactive Learning App, na kung saan pinadali na ang proseso sa'yo, imbis na mabaliw ka sa kaabasa ng kung anong klaseng whatever set ng material ko, kunyari Alex Sonse e-book ever, eto, pinadali ang proseso sa'yo since ang gagamitin mo o pagbabasihan mo na pag-aaralan ay Interactive Learning App.
Kaya sa interactive learning app, pwede kang mag-input ng such data para makita mo, malaman mo, ma-estimate mo whatever set na numbers na kini-estimate mo o ina-analyze mo. Katulad na lang nito, marami mga information dito na kumbaga sum up sa pinaka shortcut way paano iintindihin ito, iintindihin ganya, tapos ito nga nangyari bumili tayo ng SPNEC 30,000 share tapos sa 205 eh kung ano ba nag bounce back nga yan, nag recover ng 230, yan ang magiging panalo mo, 30,000 share ito magiging panalo mo 6,000 may gain. Sinasabi na agad dito bago ko pa mag buy or sell o bago pa makabenta 30,000 share sa 205. Sinasabi na agad dito, kung mananalo ka ng 7%, that's like 4,000. Kung mananalo ka ng 15%, 9,000. Kung mananalo ka ng 2% sa capital mo na lumalabas, nasa 61,000 something ang kita. Kung mananalo ka ng 2%, that's 1,200 something na pangtangang kita. At kung ano na pa nilakalagay dito, katulad na itong risk management system, kunyari nagpatalo ka ng 25,000, sinasabi na agad dito magkano dapat mong kitain per day para maka-recover agad sa loob ng MA20 ng 100% na recovery. Na-guess at kung ano nung klaseng pwede mo pang pag-aralan dito. Bukod dyan, meron tayong Alex Jones MA20 na ano dito na dashboard na very similar sa dashboard na ginagamit natin ngayon dito. Yun nga lang, mas pro version ng dating ng sa akin. Diba? Ngayon ito, yung maglalagay ka ng Excel, tapos extract, tapos chart calculate, tapos makikita mo na dito yung the whole information ng kung anong klaseng stock na iyong dinedetect, predict, project, analyze, backtesting, blah 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 blah, which is meron din dito pang MA6 naman na diskarte, parang gano'n lang din. Okay, tapos yan, nakita ngayon natin, tapos may automatic bullish or bearish na sinyalis dito na keso, ay nga, parang may daily forecast para sa iyo itong software. At yung bukod pa dyan, yun nga, may learning curves dito na titignan mo, babasahin, mamasterin mo. Bukod sa titignan, babasahin, mamasterin mo, mapapalood mo pa ito sa aking online masterclass at tinuturo ko mismo through a voice call. Alright. So yeah, yun ang makukuha natin sa tapos Alex Jones ebook ever, sa pangalan pa lang, wala ka nang hagilapin ever. Tapos mga text files na information at yung mga Alex Jones module, tapos Excel file, Alex Jones ebooks. Ebooks. Ngayon sa Excel, ang pinag-uusapan sa Excel kung paano gumawa ng sarili mong dashboard sa Excel, paano gumawa ng sarili mong dashboard na very similar sa mga gatong klaseng itsura ng aking software. Paano yung pagkakaintindi, unawa, maximize kung bakit kinakailangan matutunan mo o dapat meron ka Excel sa computer mo na pang stock market. So ngayon, it's a Alex Jones online masterclass, one-time flat rate tuition fee. What you see is what you fucking get. Na-guess nyo? Sa aking masterclass, isa sa mga benefits ay naka-standby ako as your mentor o advisor for one full year. May exclusive akong pakanton na advance, in-depth. Hindi ko lang basta sinasabing magtataas, babagsak, ito yung mga presyo. Kundi sinasabi ko ng literal, paano ko nasabing babagsak? Paano ko nasabing akyat? Paano nasabi na sinyalis ng reversal, bounce back, and trade range sideways? Paano mananalo sa whatever set na position, movement, sa whatever set of events, scenario? Matututunan mo mga proper way of thinking na logic and psychology, process, technicalities, anumang nais mong mangyari o matutunan at dapat mong mamaster, such as stock investing, swing trade, day trade, scalping, momentum trading, position trading. Napaka-imposible na wala kang matutunan sa one fucking year of learning at tons of advanced learning material. Isa-send sa inbox mo lahat ng learning material at download link para sa aking exclusive interactive learning app na 1 year mong magagamit, ma-access. At tuturuan ka mismo through voice call o ng few weeks up to a month. So it's either way. Depende yung kung gano'ng kabilis maka-absorb, digest, apply, implement ng mga tinuturo ko till makakatch up ka at mag-sync it na sa kokote mo mga turo ko. 1 year of study while may mananatili sa iyong priceless high value education na lifetime mong magagamit after 1 year sa aking online masterclass. So, naigas yung idea, pag nag-avail kayo,
Hindi ko lang basta kayo hayaan na magpasalan ng mga whatever shit na e-book ko, text file module, kundi may tutorial video na pwede mo i-fast forward, pause, rewind, learn at your own pace. Habang bago pa mangyari yung magbabasa ka tapos paluloorin mo yung whatever shit na tutorial video ko sa My Master ka. Eto, unang pasok mo, i-schedule ko na agad kung kailan tayo magkakaroon ng first, second, third, fourth, hanggang isang dosena mahigit na session para maalaman, maintindihan, maunawan, such thing, topic, lesson, subject, at kung ano-ano pa. Good example na lang, yung mga nakasulat nga dito ng whatever set of category na dapat mong maintindihan na keso exclusive content sa Alex Onse Online Masterclass. Ang aking online masterclass ay nakapako lamang sa iisang presyo ilang taon na. Hindi basta tumataas, bumabagsak. Kung bumagsak man ito, nagpa-promo ako sa loob ng once a year. Okay, once a year lang ako nagkakaroon ng promo dito. At matapos ng promo, bumabalik lang lagi ito sa default setting. One time flat rate tuition fee ng ilang taon na. Gets nyo? Yun ang ano na. Yun ang makukuha nyo sa Alex Onse Online Masterclass. Parang ang hirap ng sabihin, pero geto yung diskate para magkaroon kayo ng idea. You can earn while you are still learning. Earning while still learning. Bakit? Kasi nga, sa aking online masterclass, may askortising pakanton. Advanced in-depth pakanton. May exclusive akong pakanton but not included instead as courtesy. Kasi para na sa ganun, maintindihan nyo ng gusto na keso. Gano'n nga ba ka-effective ko, non-effective o kagaguhan lang itong turo ni Alex Onse? So sa pamagitan ng aking advanced, in-depth, pakanton, exclusively lamang para sa aking online masterclass na student, pinaliliwanag ko diskate, bakit ko nasabing babagsak, bakit ko nasabing aakyat, bakit sinasabing huwag ka matakot habang bumabagsak, bakit ko sinasabi na kaysa tumataas na tumataas, babagsak at any moment magkakaroon ng mongoloid movement sa stock na bumabagsak at kung ano pa. Na-guess yung idea. So yeah, maraming bagay na matutunan mismo sa aking online masterclass. Yun ay kung gets mo sinasabi ko, yun ay kung marunong kang mag-value ng time. Ngayon kung sadyang nag-guess mo ang mga pinagsasabi ko, well, ano pang hinihintay natin? Open na open ang Alex Onse Online Masterclass. Parang awa sa sarili, mag-value ng time.